Hello guys, what's up? Welcome back na naman sa aking YouTube channel. So nandito tayo ulit ngayon sa Carbs Bike Bukawi para sa isa namang malupitang bike check. Ayan oh. So napakaganda ng ating iba bike check ngayon. Good guys, so shout out dun sa tricycle. Ang sakit sa tenga. Ayan, malupitan at pangmalakasang mountain bike ang ating iba bike check. So nakita ko to guys sa Facebook nila kahapon. Advanced posting. So kararating lang nito ngayon lang dumating. Mountain Peak Explore 4,000. Ayan, so dati 2,000 lang. Ngayon meron na sila upgraded 4,000 na. Ayan, so wala nang intro guys. Diretso na agad tayo dito sa bike check. Excited na ako dito. Mountain Peak Explore 4,000. Guys, ang ating iba bike check ngayon, isang malupitan at pangmalakasang mountain bike. Kaya no, Mountain Peak Explore 4,000. Sisimulan natin ang bike check niya sa kanyang frame, guys. By the way, tayo ay naka-carbon frame tayo, guys. Sarap pitikin nito, oh. Oh, ayan, oh. Yan. Woo, ganda nito, guys. Carbon frame. Oh, ayan, kita niyo naman, oh. Napakakinis dito, guys, oh. Oh, 'di ba? Para ang daming triangle dito. Oh. Ang dami oh. Oh, 'di ba? Oh. Ayun oh. Tapos dito sa head tube, guys. Palagay ko taper 'to. Ayan. Ang dami, may bewang dito, may bukol doon. Ang ganda ng pagkakagawa nito, guys. Tapos may mountain peak dito. Water decals yata 'to. Napakaganda nito, guys. Promise oh. Oh, tapos internal yata yung bearing natin. Kung nakikita nyo guys, wala akong nakikitang housing oh. Palagay ko press fit to. Ayan. Paki-comment naman guys kung alam nyo kung ano yung bearing na to. Ayan yung headset bearing. Wala akong makikita ano rito oh. Housing ng bearing. Ayan. Dito sa top tube guys, may warning sticker lang yan. Tapos isang katutak na water decals. At dito meron nakalagay Explorer 4000. Ito yung model ng ating bike. Ang brand natin ay Mountain Peak. Ayan, dito. May makikita ka Mountain Peak. Ayan, oh. Ang ganda nito, guys. Oh. Ang lapad nito. Mga 3 to 4 inches yata to, guys. Tapos pagdating dito, parang nasa 2 and a half na. Tapos palapad ulit. Ayan. So yung mga joints niya, malalapad. Tapos, smooth dito, oh. Ang ganda talaga guys, pag carbon. Tapos hanggang dito water decals. Hanggang baba. Uy, ang nipis. Ang nipis nito, pang low profile. Ang ganda talaga guys. Hindi ko masabi kung triangle ba to o square. Ayan, pinagsama-sama yung mga shape. Pero dito, ano, rectangle. Ayan. Tapos quick release. Ang liit ng ano rito. Ang ganda ng pagkakagawa ng dropout niya dito guys, ang liit. Internal cabling dito lumabas sa chainstay. May makikita ka doon T700 carbon nano technology. So gawa ito sa T700 na carbon. Ang lapad nito guys oh. Ang lapad nito. Siguro 3.5 inches to. Pagdating dito 1 inch na lang. Promise ang ganda talaga. May bewang. Ay, may bewang oh. Ayan. Tapos doon walang bridge. Dito, walang bridge. Tapos, etong seat post, tingnan natin kung may size. Ayun, size medium. Ayan. Size medium, T700 carbon fiber, design Mountain Peak. Meron nga din pala dito, design and engineered by Mountain Peak. So, dinisenyo at in-engineered sa tuktok ng bundok. Ayan. Uy, meron dito, oh. Para saan kaya to? Siguro sa cable to. Ayan, para saan kaya to guys? So mga sa mga naka-mounting peak 4,000 dyan, paki-comment naman guys kung alam nyo kung para saan to. Kasi dito yung FD oh.
dito lumabas yung kable ng FD. Ayan, dito sa down tube. At yung down tube niya, guys, meron dalawa. May isa na lalagyan na ng cage. So dito natin ilalagay yung malamig na beer. At dito sa kabila, sa seat post, sa seat tube, ilalagay naman ang ating pulutan. Ayan, so may beer, may pulutan. Terno niya na yan. At dito, guys, oh, press fit to, sigurado ako. Ito, yan. Yung ating bottom bracket. Kasi wala naman tornilyo yan, yung ano, thread. So kailangan niyang lagyan ng press fit. So doon ilalagay yung bottom bracket. So napakalapad. Basta carbon, malapad yan dito. Ang kinis, oh. At meron dito Mountain Peak water decals. Then dito maraming water decals din sa ibabaw. Dito may nakalagay new style, carbon, etc. Ayan, daming information dito. At dito sa ilalim, tingnan natin. Ayan, guys, meron sa ilalim. May Mountain Peak din sa ilalim. Ayan, oh, nakikita nyo ba, guys? Mountain Peak. Ayan. Hindi ko masasabi kung ano shape na to, guys. Nakakalimutan ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides. Yung shape niya. Hindi ko matanda kung anong tawag doon sa ship. Sa 6-sided shape eh. Ayan, nakalimutan ko na. Tingnan natin kung saan dumaan or pumasok. Ayun, may isang pumasok dito. Internal cabling tayo. Isa rito. At dalawa rito. Ayan, dalawa. Palagay ko ano to? Preno. Saka FD. Tapos dito RD. At doon lumabas yung preno. Sa kabilang chainstay. Ayan, nakikita nyo ba, guys? Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Alloy. Alloy ang crown. Alloy ang arc. Alloy ang stanchion. Meron tayong manual lockout dito. Adjustable. Ang daming click, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 clicks. Pwede mo i-adjust yung tigas. Tapos, air valve cover. Ay, ang luwag. Ayan, guys, sa mga naka-air fork, huwag nyo hayaan maluwag tong ano nyo, air valve cover. Mahirap maganap yan pag nawala. So, dito natin ilalagay yung hangin. So, dito bobombahan. Sikipin muna natin, guys. Para hindi mawala. Hirap maganap yan, guys. Tapos, yung stanchion niya, guys, 120 millimeter. Ayan. Palagay ko ano na to, guys, 32. Yung taba, ito 34. Ayan, tansya ko lang, guys. Wala kasi tayong caliper para sukatin to. Meron tayong medida. Tapos, merong sticker dito na Mountain Peak. Magnesium alloy. Ayan. So, pag kinapa mo to, ayan, parang patong-patong na decals. So, parang tatlong patong na decals to. Ayan, ang ganda, oh. Na naka-quick release, guys. So, tingnan natin kung may rebound adjuster. Kapain natin. Palagay ko wala, guys. Wala tong rebound adjuster. Ang meron lang, yung rubber. Para indicator ng iyong pagka-bounce. Ayan, ito, oh. Ayan, ang ganda nito, guys, promise. Uy, wait! Gandang-ganda ako dito, price cap. Guys, kaya pinuntahan ko kagad, kahapon nakita ko to sa Facebook eh. At ang hubs niya, guys, Novatec D47 1SBT. Ayan, ang haba. So, basta Novatec yan. Biglang ganun, ano? Seal bearing. Oh, seal bearing, idol. Ayan, oh, seal bearing, oh, Lodi. Ganda nito. Quick release. Alloy ang ating hubs. Bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Ang ating Novatec alloy quick release sealed bearing na hubs. O ayan, kompleto ha. At stainless na spokes. Ayan, stainless yan. Ang ating rims ay double wall alloy na mayroong sticker na Aerowick. Ayan, Aerowick oh. Ayan, so Mountain Peak din ang gumawa ng or nagdi-distribute ng Aerowick. Palagay ko 25 mm to ating double wall alloy rim. Tapos may nakalagay, do not use this wheel with rim brakes. Ayan, so bawal may rim brakes dito. Eto, guys, napakaganda talaga. Ang gulong natin,
Continental Race King 27.5 by 200. Pang malakasan na to, guys. Continental, kita mo naman, no? Ayan, no, hindi ako makabili niyan. Gig lang ganun, no? Ayan, hanggang Kendall lang ang kaya natin bilhin, guys. Ang sarap na to, Continental, guys, no? Oh. Atin tayo sa kabila. Yung hubs niya, guys, ganun din. Novatec din yan. Ikutin natin. Asa na? Ayan, ayan, nakikita ko na. Nasusulyapan ko na. Ayan, Novatec. Ang ating hubs na alloy. 32 holes din to, guys. Ayan, 32 holes din yan. Na quick release. Palagay ko, silvering na rin yan, guys. Kasi silvering yung nasa harapan eh. So, parehas lang naman sila ng model. Ayan. Stainless yung ating spokes. Double wall alloy na rim. Na merong sticker or tatak na aerobic. At Continental Race King 27.5 by 2.0. Ayan o, Race King. Ganda nito, guys, promise. Oh, ang ganda, wiwit o. Ang linipis ng kanyang spikes. Siguro pang ano road to. Pang road siguro tong ganitong ano, spikes. Dito tayo sa hubs. Pakinggan natin yung hubs, guys. Pakinggan natin. Uy, ang tahimik. Uy, ang tahimik nito, guys. Ang sarap magbike. Oh, nakaka-relax yung tunog. Promise. Bilangin natin yung speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, 10 speed, laban na to sa bundok. Ang tatak ng cogs natin, Sunshine SA. Ang pinakamaliit na cogs, 11 teeth. Pinakamalaki, 42 teeth. Ayan, 11.42, 10 speed, Sunshine SZ. At ito, wiwit, Shimano Diore, ang ating RD. Ang ganda, promise. Ay, yung Diore na walang clutch. May Diore pala na walang clutch. Akala ko lahat ng Diore may clutch. Ayan o, guys, wala o. Yung inaangat-angat dito, wala akong nakikita. Meron palang ganun. Ayan, ang pulley standard. Sa taas, yung guide pulley niya, oversize. Oversize yung guide pulley. Yung tension pulley, standard size. Ang kadena natin, silver sa black. Ang ganda nito, promise! X10. KMC siguro to, X10. Kung ako nagkakamali. Ayan, pakitama na lang ako, guys, ha. Baka merong nakakalam sa inyo kung natatak na tong X10. Ayan. At dito tayo sa crankset. Pro wheel. Ano to pro wheel to? Vortex. Pro wheel Vortex. 170mm. Yung haba ng ating crank arm. Hollow tech. Tingnan natin kung may lagusan. So wala. Dead end. Pasukan lang. So hindi ka makakalabas. Pag pumasok ka dyan. Ayan. Chain bolt. Tawag ba ako dun? Chain bolt. 3x. 1, 2. Ay, 2x lang pala, guys. 2x. Ang ganda nito. Ang chainring natin, guys, bakal. Bakal to, bakal. Bakal to, bakal. 22 yata to. Tapos 32. Or 24, 34. Ayun pala. 24, 34. 24 yung pinakamaliit. 34 yung pinakamalaki. Palagay ko, guys, kayang-kaya mo na umahon dito. Isipin mo, 24 yung pinakamaliit. Tapos may 42 ka sa pinakamalaki doon, no? Oh, wala, sisiw sa'yo ang bundok dito. Ang lakas mo sa ahon nito, promise, oh. At ang FD natin ay Diore din. Diore na 2S. Ayan, Diore 10S. Ba't may 10S dito? Ayan, Diore, Shimano Diore. Pero palagay ko 2-speed to. Ayan, malalaman natin sa shifter mamaya. Dito lumabas, oh. Clamp type. Oo, clamp type nga, guys. Clamp type yung ating FD. So, parang gusto ko na mag-FD. Ayan, naka-1x kasi tayo. Parang gusto ko na mag-2x. Biglang ganun, ano? Ang clamp natin, guys. Ayan, hindi ka makakahiram sa may-ari nito. Naka-fix kasi, oh. Hindi siya quick release. So, hindi ka makakahiram. Ito, gusto kong clamp. Yung hindi na nababaklas. Ang seat post natin, Mountain Peak. 31.6 ang taba.
350mm yung haba. 350 yung haba. 31.6 yung taba. Ang ganda nito, guys, oh. Ayan. Oh, ang ganda, oh. Oh, di ba? Dalawa tornilyo. Tapos na-adjust yung angle. Na-adjust yung angle, oh. Ikaw na bahala kung ano gusto mo. Kung flat, nakayuko, o nakaangat. Ang pedal niya, guys, alloy. Na ball bearing. Malapad na to, guys. Ang lapad. Ayan, oh. Ang lapad. Galaki, oh. At ang upuan niya, guys, flat. Oh, flat, guys, oh. Walang ano, walang hiwa, walang kanal. Then flat din yun dito sa may bandang likod. So pag naihi ka, bahala na kung saan dumalo ihi mo. At pag umutot ka, medyo iangat mo yung puwet mo pag umutot ka. Kasi walang butas, oh. Ayan. Ah, mahaba. Then manipis yung foam, guys, manipis. Then bandang dito sa dulo, makapal na. Ayan, medyo flat dito, hindi siya pababa, kagaya ng ibang saddle na nakikita natin. Flat pa rin siya. As in, flat talaga yung saddle niya, guys. Kahit tingnan mo sa taas, oh, flat na flat siya. Ang ganda nito, promise. Dito tayo ngayon sa handlebar. Ang handlebar niya, guys, 720mm yung haba. 720. Ayan. Tapos yung stem niya, 100 or 90. 90mm yung haba ng stem na Mountain Peak na stem. Ganda nito. Dito parang may kanal, oh. Oh, di ba? Ang spacer niya 1-2, dalawang 10mm at isang 5mm. Tapos ano to? Yung dust cap niya alloy din. Alloy din to. Tapos yung head cap niya alloy, may rubber cap. Ayan. Oh, di ba? At dito tayo sa hydraulic brakes naka Shimano MT200. Ang lambot, promise. Ang sarap nito. Ayan, Shimano MT200. Sa kabila, Shimano MT200 din. Ang shifter natin, bakit walang tatak? Ayun. Nakikita nyo ba, guys? Against the light ako. Ayan, Diore. Diore yung shifter natin dito. Wala lang tatak dito. Nasa kabila, nandito yung tatak. Mamaya papakita ko uli. Sa kabila naman, Shimano Diore 10-speed. Walang numero, guys, oh. Walang numero. Ano lang, yung red lang. Wala siyang numero dito. Dito sa kabila walang indicator. Dalawa lang naman yan, eh. Dalawa lang yung ano mo, yung pipindutin mo. Either taas or baba ka lang dyan. Ayan. So, punta tayo sa kabilang side ng bike. So guys, ito yung tatak nung shifter sa kabila. Ayan, oh, Shimano Diore. Eh, kanina kasi against the light, kaya dito ko na lang pinakita. Ayan. Ito, ang ganda nung ano niya, oh, nung clamp. Natatanggal yung shifter dito sa clamp. Parang ito yata yung sinasabi nila na I-spec. Meron yata ang ganun, eh, na shifter. I-spec. Ayan. Pakikunin na lang ako, guys. Tapos, yung grip niya, pakiramdam ko, leather. Ayan, oh, kita nyo, may tahi, oh. May tahi yung grip niya, guys. Leather, idol. Tapos sa dulo, isa lang. Ay, dalawa. Dalawa yung lock niya dito. Isa sa inner, isa sa outer. So, walang kawala itong handle grip natin. Promise. Tapos, ano to? Plastic, yung end cap. Plastic yung end cap natin. So, ganun din sa kabila. May lock dito, may lock doon. Leather. Ayan, leather grip. Hindi siya rubber grip, ha. Leather grip. Ayan. Plastic na end cap. Yun. Dito tayo ngayon. Sa rotor. Ang rotor niya, 160mm. May nakalagay na SF. Uy, ano to? Special Force. Ganun, oh. Tapos, Z2. Ayan. So, walang tatak yung rotor niya, guys. Wala talaga. 160mm. At ang caliper natin, Shimano MT200 na naka-post mount. Wee-wee! Sexy nito! Promise! Oy, Shimano! Oy, ang ganda ng kable, Shimano, no? Bakit yung Shimano ko hindi ganito yung kable? Biglang ganun, eh, no? Ay, ang ganda. Sa kabila! Oy, post mount, syempre. Naka-magnesium alloy tayo na lower. Ang alam ko, basta magnesium alloy ang lower,
naka-post mount 'yon. Pag nakabakal ka na lower, sigurado ko IS mount 'yon. Ayan. So naka-post mount tayo. Shimano MT-200 na caliper. Ayan, ganda nito, promise. Tapos 160mm na rotor na walang tatak. Walang tatak 'yan. May nakalagay na Zeto 159 saka SF. Ayan. At ito yung kabilang side ng crank set, guys. Ito yung crank arm. Pro wheel. Ano to? Pro wheel vortex. Ganda, promise. Ang solid nito, guys. Ang taba, oh. Lapad. Tapos plastic tong pang lock. O yung pang tulak doon, yung pang press. Ito yung sinasabi ko, guys, na may press fit. Ayan. Kasi carbon. Carbon lodi. Ayan, carbon lodi, oh. Ang kapal sa ilalim, oh. Wow, ayan. Ganda nito. So, kuha tayo timbangan, guys. Timbangin natin. So, guys, ayan o. Kita nyo naman, o. 11.71. Yan ang ating timbang ng ating Mountain Peak Explore 4000. So, palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan sa bike check. Ayan, sulyapan ulit natin. Ang ganda nito, guys. Promise. So, ayan, guys, ang ating bike check ng mainit-init, napakaganda, pang malakasan at pang malupitang mountain bike, ang Mountain Peak Explore 4000. Ayan, nagkakalaga nga pala ito, guys, ng 42,500 pesos lang. Take note, guys, negotiable ito dito sa Carbs Bike Bukawi. So, ilalagay ko sa description ng kanilang Facebook link, contact number at ang Google Map sa mga gustong mag-avail ng ganitong mountain bike nila. Guys, by the way, meron nga din pala sila ritong home credit sa mga gustong kumuha ng bike na hulugan. No? Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat na panonood. Bye-bye!